magandang buhay, matapos nating talakayin ang kahulugan at iba't ibang mga nilalaman ng panunuring pampanitikan. Ngayon naman ay tumungo tayo sa bahaging panitikan. Ano-ano ang kahalagahan ng panitikan, kaanyuan nito, estetika at ilang teorya at konsepto tungkol sa panitikan. Tumungo muna tayo sa katuturan at kahalagahan ng panitikan. Sinasabi na ang panitikan ay isang payak na salitang nahihiyasan ng iba-iba at malalim na kahulugan. Para sa ibang mga manunulat, ang panitikan ay isang malinaw na salamin, larawan, refleksyon o representasyon ng buhay, kasama rin ang karanasan, lipunan at kasaysayan ayon kay Reyes noong taong 1992. Sinasabi na ang panitikan ay isa rin sa pinakamabisang sangkap sa isang bansa upang malaman ang pagkakakilanlan ng kakanyahan o identidad nito. Maging pasalita man o pasulat, ang kaanyuan ng panitikan, malinaw na masisinag sa panitikan ang mga mithiin, damdamin, layunin, adhikain, pangarap, at landas na gustong tahakin ng bansa. Ang ibang panumbasa ng panitikan sa Pilipino ay literatura at sa Ingles ay literature, na kapwa batay sa salitang ugat ng wikang Latin na litera, na ang kahulugan ay titik o letra. Ito ay binubuo ng morpemang panlaping pang o unlaping nagiging pan kapag ang kasunod na salitang ugat ay nagsisimula sa mga titik na D, L, R, S, at T. At ng salitang ugat na titik na nawawalan ng simulang T sa pagkakasunod sa pan at ng hunlaping an. Sa makatuwid, ang panitikan ayon kay Panganiba noong taong 1954 ay nag-umpisa sa salitang pang, titik, an, na later on ay tinawag na panitikan. Ayon kay Brother Azaria sa kanyang Pilosopiya ng Literatura, ang panitikan ay pagpapahayag ng mga damdamin ng tao hinggil sa mga bagay-bagay sa daigdig, sa pamumuhay, sa lipunan, at pamahalaan. At ito rin ay may kaugnayan sa kaluluwa sa bathalang lumikha. Ayon naman kay Jose Villa Panganiban noong taong 1954, ang paraan ng pagpapahayag ay iniaayos sa iba't ibang karanasan at lagay ng kalooban at kaluluwa na nababalot ng pag-ibig o pagkapuot, ligaya o lungkot, pag-asa at pangamba. Ayon naman kay Miguel Bernard, SG, noong taon pa rin na 1954 sa pahina 146, ang panitikan ay kaisipan at pagpapahayag. Di malilimot na kaisipan sa di malilimot na pagpapahayag. Binigyan din naman ni Luz de la Concha at Lamberto Maria Gabriel noong taong 1978 ang katuturan ng panitikan bilang salamin ng lahi, kabuuan ng mga karanasan ng isang bansa, kaugalian, paniniwala, pamahiin, kaisipan, at pangarap ng isang lahi na ipinahahayag gamit ang piling salita sa isang maganda at masining na paraan na kasulat man o hindi. Sa pamamagitan nito, ang kasaysayan, kalagayan,
at pinagdaanan ng isang bansa ay nababatid. Makikita ito sa aklat na isinulat ni na Sebastian at ni Casio noong taong 1965. May mga tungkulin o papel na ginagampanan ang panitikan sa kultura at kasaysayan. Ito ay isinulat ni La Cruz at Reyes noong taong 1984. Unang tungkulin ng panitikan. Sabi ay ang panitikan ay maaaring isang likhang sining o isang likhang isip, isang bunga ng pagsasanib ng imahinasyon ng manunulat at ng maraming bagay. Ito rin daw ay panlabas na realidad na kinabibilangan ng isang sistema, pangkalahatang pananaw ng komunidad, ang sistema ng sining at ang wikang ginagamit. Pangalawa, maaaring sinasalamin ng panitikan ang mga karanasan ng individual at ng kanyang lipunan. Sa madaling sabi, ang isang akda ay nagiging refleksyon ng mga karanasan ng mga mamamayan, gayon din ng mga pangyayari sa kasaysayan. Nabanggit nga ni Alip noong 1974 na ang panitikan ay ang paglalarawan ng tunay na pangyayari sa isang bansa at ng katotohanan. Malawak din ang nasasakupan ng panitikan. Naaaninaw nito ang kapaligiran at mga pangyayaring nagaganap sa nasabing kapaligiran. Ito naman ay isinulat ni Angelina Santos ng MSU IIT noong taong 1958. Wala rin daw itinatago ang panitikan, kahit ang pinakapangit na bahagi ng mundo ay tinatalakay nito. Lahat ay pinapaksa, ang lahat-lahat sa sandaigdigan ay walang nakakaligtas. Hanggang sa ganap nating maunawaan ang mga pangyayari sa ating buhay at pangyayaring nagaganap sa ating kapaligiran. Ngayon naman ay talakayin natin ang ilang mga manunulat sa panitikan. Unahin natin si Patricia Melendez Cruz. Ayon sa kanya, ang anyo ng panitikan o ng pag-iisip ng manunulat ng panitikan ay paraan ng pagpapahayag ng pag-iisip at pakikipag-usap. Ang akda ng manunulat ang siyang medium nito ng pagpapahayag at pakikipag-usap. Binibigyang anyo nito ang kanyang mensahe at ang nais niyang sabihin sa kanyang kapwa. Malaki ang papel ng manunulat sa paglikha ng panitikan, sapagkat siya ang aktibong nakikisangkot sa paggawa ng kanyang likhang isip. Marami siyang tungkuling tinutupad sa konteksto ng kanyang lipunan. Batay na rin naman sa kanyang sariling pananaw, paninindigan at inaasahan sa kanyang komunidad. Isinulat ni na Cruz at Reyes noong taong 1984. Ito naman ang naging paliwanag ni Angelina Santos noong taong 1985 tungkol sa manunulat bilang manlilikha ng panitikan. Ang panitikan ay bunga ng panahong kinabibilangan at kinabibilangan ng manlilikha nito. Naaayon sa pananaw at kamalayan ng manunulat at sa mga nakapaligid sa kanya. Ang panitikan ay naaayon din sa mapanlikhang imahinasyon ng manunulat sa pamamagitan ng pagbibigay buhay sa mga walang buhay, sa pamamagitan ng pangyayaring wala pa sa kasalukuyan tulad ng pagtuntong ng tao sa buwan na noon ay isang pangarap lamang. Ang manunulat ay masugid na tagapagmasid ng mga bagay sa paligid, ang pinakamaliit na bato sa lupa, mga bagay sa pusod ng dagat, ang katayugan ng langit, ang mga taong nakapaligid sa kanya, at maging ang mga bagay na di kayang abutin ng mga mata
basta kayang abutin ng damdamin at isip. Kung nagsimula man siya sa laging pagpapabatid sa kanyang natuklasang kagandahan ng kalikasan, ay sapagkat nasisihan siya sa kanyang kalagayan, sa lipunang kanyang ginagalawan. Kung patuloy siya sa pagsulat ng kagandahan ng buhay, kasiyahan ng mga mamamayan at kapayapaan ng paligid, ay sapagkat ito ang kanyang nakikita at nadarama. Subalit, kung sa kabila ng pagkawala ng kapayapaan, kagandahan sa paligid at kasaganahan ng lahat, ay patuloy pa rin siyang dumadakila rito, ito'y tuwirang pagtakas sa katotohanan. Kung di man niya amining tumatakas siya sa katotohanan, ito kung gayon ay paghihiwalay niya sa kanyang sarili bilang bahagi ng lipunang kanyang ginagalawan, o di naman kaya'y ang tahasang pagsalungat sa pagtalakay sa maselang kalagayan. Totoong sa pagsulat ay walang maangking material na kayamanan. Maaring ang dahilan ay pinansyal. Daliri ng sinumang anak na sumusunod sa kanyang yapak bilang manunulat, ang tunay na manunulat ng katotohanan at kagandahan ng buhay, kung may yumayaman man, ay iilan lamang. Ang manunulat ay mapanuklas din. Hindi lamang mata ang pinapagana, kundi maging ang isip man. May mga mata siyang marunong kumilala sa pangit at sa maganda ng buong katotohanan. May isip siyang marunong mangatwiran upang magpatotoo. Subalit, kaugnay ng paningin at pag-iisip, mahalagang magtaglay siya ng katapangan ng lakas ng loob sa pagsasabi ng katotohanan. Ayon nga kay S.P. Lopez, "The guts to write bravely of what they see around them, the pain and ugliness of the world, as well as the beauty and the joy of it, the triumphs of life, as well as its surrenders, man's mean desires, as well as the noble ambitions that exalt him. Writers will always have need of eyes and guts, the eyes to observe clearly the reality of the world within, as well as of the world without, and the guts to write and bear witness to their vision with pitiless honesty and deep compassion." Dito sa Pilipinas, ang mga katangian ng manunulat na nabanggit sa itaas ay ipinakita ni Nabalagtas, Burgos, Rizal, Del Pilar, Bonifacio, Lopez Haina Abad, Tolentino, Francisco at marami pang iba sa kanilang panahon, maging sa panahong bago ideklara ang batas militar at panahon din ng bagong lipunan. Ipinakita rin ang mga katangiang nabanggit ni Nasikat, Landicho, Almario, Niñez, Cacho Olivares at marami pang ibang manunulat sa bagong lipunan. Gayon din ni Naluwalhati Bautista, Sok Rodrigo, at marami pang ibang mga manunulat na nagsulputan na. Sa kalagayan ng lipunan ngayon, laganap ang pang-api, pang-aabuso at pangungurakot. Higit na kailangan ang panitikang nakikisangkot at makalipunan para pumukaw ng tulog na isip at damdamin ng mamamayan. Walang puwang ngayon ang panitikang pang-aliw at pantakas na nakatutulong sa ugaling pagwawalang bahala sa kapaligiran. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng manunulat sa kasalukuyang kalagayan ng bansa. Sila ang tagapaghatid ng mensahe, tagapagbigay ng impormasyon, at
tagapagsiwalat ng katotohanan. Ang sarili nilang sinasabi ay pawang katotohanan. Wala silang pinangangakuan. Sila ang may hawak ng kanilang sariling isip at damdamin. Hindi nila ito maaaring ipaangkin sa iba na kung saan maaaring ibaling ang kanilang ilong sa iba't ibang direksyon. Bilang kabuuan, sino nga ba ang mga manunulat? Ang kasagutan ay ito. Writers are, by the nature of their chosen task, the spearhead of progress. They voice the grievances as well as the aspirations of a nation. They document its achievements. They treasure for posterity the worthwhile efforts of men. They are the critics of things as they are. They are the dreamers of things as they should be. They cannot escape a large part of the responsibility for the shape of things to come. So, iyan ay sinabi ni Lopez noong taong 1972. Hanggang dyan lang muna ang ating talakayan, at sa susunod ay atin namang tatalakayin ang ibang-ibang anyo ng panitikan. Paalam muna at sa susunod na pagkikita. Salamat sa inyong pakikinig.